Bakit nga ba kailangan mo ng pangontra? Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito ay alamin natin ang gamit ng mga pangontra. At kung ano nga ba ang isang natatanging pangontra na talagang mabisa at epektibo. Kaya kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Bakit nga ba kakailanganin mo ng pangontra? Sa panahon ngayon, nasa ang panig ka man ng mundo, ay hindi mawawala ang mga taong maaring naiinggit sa iyo. Inggit na maaring bunga ng iyong pag-asenso, pag-ibig, estado sa buhay o sa trabaho. At kadalasan ay maaring maisipan kanilang gawa ng masama gamit ang kapangyarihan ng itim na kaalaman. Subalit, mahiwaga ang ating mundo, lalo na nga ang Pilipinas, sapagkat may isang natanging isla dito di umano na kung saan ay may isang uri ng pangontra o charm ang makukuha at matatagpuan dito. Ang pangontrang ito ay kahawig ng mamahaling bato o crystals at sinasabing nagmula pa nga sa kaharian sa ilalim ng karagatan. Sa ikatlong palapag nito at nasa pangangalaga ng mga diwata ng tubig. Gamit ang batong ito bilang pangontra ay maaari kang makaiwas sa mga nakaambang panganib at banta sa iyong buhay. Maging ito man ay aksidente o sinasadya. Maaari din itong gamiting pampaswerte sa iyong mga negosyo sapagkat ito ay tinatawag ding pampaamo. Higit sa lahat ay maaari din itong pangontra sa mga barang, pangkukulam at mga gayuma. Ang pangontrang ito ay iba sa mga agimat at anting-anting sapagkat literal na nakapangalan sa iyo ang bisa nito at hindi maaaring gamitin ng sinuman maliban sa iyo. Ito ay animo isang gamit na nakabantay sa mga kaganapan sa iyong pang-araw-araw na buhay. Hindi mo na rin ito kailangan pang ikonsagra o dasalan ng mga Latin at orasyon. Ayon sa mga mayroon nito, kakaibang pakiramdam at nagiinit daw ang bagay na ito tuwing may papalapit na panganib. Kaya marapat lamang na lagi ninyo itong suot-suot. Bibihira lamang ang mga tao na maaaring pagbilhan ng pangontrang ito sapagkat ang kapangyarihan nitong taglay ay napakalawak ng saklaw. Subalit mayroon ding mga mabibili na kopya o replika lamang at wala namang anumang bisa. Gayunpaman, may pangontra man tayo o wala, ay marapat pa ring igalang at irespeto ang lahat ng nilikha ng Diyos at huwag hayaang mamuhay tayo sa inggit sapagkat wala itong ibubungang mabuti. Sana ay mayroon kayong natutunan sa video na ito. Iwan ka naman ng comment sa comment box sa ibaba. I-like kung nagustuhan mo ang topic na ito at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Hanggang sa muli, para sa mga kakaibang kwento ng kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.